Iminungkahi ng National Commission on Senior Citizens na payagan ng makalabas sa mga senior citizen na fully vaccinated na. Sa katunayan, makatutulong pangaraw ito upang mahikayat ang mas maraming senior citizen na magpabakuna. Si Patrick De Jesus sa detalye. Rise and shine, Patrick. Nabakunahan na ng kanyang first dose ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa Las Piñas City ang 74 na taong gulang na si Lola Concepcion Lanik at mismong mga anak daw niya ang nagkumbinsi sa kanyang magpabakuna. Masaya na ako dahil ligtas na ako sa COVID-19. May panlaban na ang katawan ko sa COVID-19. Sa pinakahuling tala ng DOH at NTF against COVID-19, higit 1 milyong senior citizen na ang nabakunahan. Halos 200,000 rito ay natanggap na ang kanilang second dose. Dahil dito, iminumungkahi ng National Commission on Senior Citizen na payagan na ang mga fully vaccinated senior citizen sa mga essential establishment kahit sa unang 2 oras ng operating hours ng mga ito sa umaga. Maaari pa nga raw itong makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Kung kami lang ang papayagan inside the malls, the grocery stores, and the pharmacies for the first 2 hours in the morning, we know that we will be able to spend and help in the rebound of this economy. But more than that, we will also be able to exercise a bit. Kapag naaprubahan, naniniwala si Quijano na mahihikayat ang mas marami pang senior citizen na magpabakuna na kontra COVID-19. But even then, I still would like to say na huwag po tayong maghintay na ibigay itong example na to. Dapat lang naman yata ang senior citizen magpabakuna na regardless of whether we are allowed out or not. Nauna nang sinabi ng DOH na pinag-aaralan na nila ito. Bukas po ang ating gobyerno para pag-aralan to dahil nakikita naman natin na maaari maging beneficial para po ma-increase ang vaccine confidence sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Pero kailangan din po natin balangkasin maigid. Patrick De Jesus, para sa Bayan.